Ako si Angelie Escalicas, isang masipag na negosyante ng Jensan, at ito ang aking kwentong Unified. Nagsimula ang pangarap ko nung nakita ko na yung buhay. Kasi hindi naman ako anak ng mayaman. Anak lang po ako ng isang ordinaryong tricycle driver at saka empleyadong nanay. Kaya lang ako po yung panganay. Eh nakita ko yung buhay namin, hindi siya okay. May time nga po eh nung college days ko kasi hindi ako makakapag-take ng exam kung hindi ako gagawa ng promissory note. So ako naman yung gumagawa ng promissory note. Ako naman pipirma kasi kinokopya ko lang yung pirma ng mama ko. Dumating din ako sa point na yes, I'm guilty kasi nakita ko yung totoong buhay nung nagkapamilya na ako. Yung nanganak na ako sa panganay namin. Kasi nung time na college pa ako, hindi ko maintindihan yung mama ko na bakit pag hinihingan ko siya ng mga tuition fee namin, mga allowance namin, hindi niya maibigay-bigay. Yung nanay na puro pa daldal, puro pa salita, wala namang binibigay. Yun yung hindi ko naintindihan nung time na yon na nasabi ko talaga na sa that time, nasabi ko kung sa Bisaya pa tugag-tugag panganak o lima di man di kakayag buhi. Yung ganun ba na gagawa ng limang anak, hindi naman kayang buhayin. So di ko naintindihan yung buhay na ganun eh. Kaya lang, nung ako po ay nag-asawa na, doon ko po na-realize nung nanganak na ako sa panganay ko, nasabi ko, grabe, ang hirap pala. Ang hirap pala ng buhay. Kaya po doon nung ako ay nag-iimpliyado na, sabi ko ayokong maging katulad ng mama ko na 38 years as private employee, hindi okay buhay namin eh. Ang meron lang kami, tricycle. Tapos, ang hirap talaga ng buhay kasi nag-aaral kami nung panahong high school ako. Nakita ko yung sacrifice talaga ni Papa na mamasada siya, hindi niya makaya yung allowance naming lima. So sasabihin ni Papa na bukas na lang yung allowance mo na ihatid ko na lang bago kayo mag-recess. So sabi ko, ang hirap ng buhay. Ayoko ng ganito. Lalo ng empleyado ako, sabi ko, paano ba talaga yung sikreto ng mga mayayaman? Bakit okay sila? Bakit nakakakain sila sa masarap na restaurant? Bakit may kotse sila? Ano ba yung sikreto nila? Eh, gusto kong malaman. Kasi, at saka sabi ko sarili ko na, kung meron lang magsasabi sa akin or magtuturo sa akin, ano yung sikreto, paano yumaman, kahit anong hirap yan, importante, legal, moral, ethical, kokopyahin ko. Susundin ko kung anong sasabihin. At doon po nakita ko na habang naghahanap ako ng opportunity, kasi as 13 years employed, ang hirap po ng buhay. Husband ko 12 years din empleyado, regular kaming dalawa. That time is dalawa yung anak namin. Ang hirap po ng buhay eh. Yung trabaho, sweldo, bayad, utang, trabaho, yung rat race na buhay, nasabi ko hanggang kailan to? Ayoko makita yung sarili ko na hanggang mag-edad ako ng 60 years old, magre-retire na lang ako, hindi pa rin kami okay. So, isa ako sa nagpipray sa taas na sabi ko, Lord, ano ba plano mo sa akin? Bigyan mo naman ako ng opportunity na pwede ding magbago yung buhay namin. Actually, nakita ko ang negosyo araw ng kagitingan, April 9, 2012. Ano lang po yun eh, high school bonding kasi meron kaming kaibigan, taga Jensen ako. From Manila siya. So sabi niya, kita tayo, libre ko, sabi ng kaibigan namin. So ang first talaga tumawag sa akin, kapatid ko, si Chimmy. Sabi niya, sis,
Makikita naman kayo ngayon ng ano ng kumpare natin na si Edmond. Tanungin mo, try mo pakinggan yung negosyo, ipapakita niya sa'yo kasi sobrang ganda. Sabi ko, okay, sige, try natin. So, doon na po nagsimula nung nagkita na kami ni Edmond. So, tinanong ko siya, pre, ano ba yung sabi ng kapatid ko na magandang negosyo? So, sabi niya, ay, ano Marie, yung ano, may ticketing. Sabi ko, ako'y ticketing. So, sa isip ko naman po, ticketing, mahal yun. Diba? Ano pa? Sabi ko, ano pa? Loading ako. Sabi ko, ayun. Yun yung gusto ko, loading. Kasi, actually, kami ng kaibigan ko, name Ronnie, matagal na kami naghahanap ng SIM na loading for Smart at saka Globe. Kasi, as empleyado po, hindi po sapat yung sahod namin. Kaya, naghahanap po talaga ako ng additional income. So, kaya lang, in a long run, tanong ako ng tanong sa kanya, sabi ko, okay, gusto ko yung loading. Pero nung tinanong ko po siya na, meron ba tong networking? Sabi ng kaibigan ko, kumpare namin, sabi niya, oo, sabi ko, ayoko niyan, ayoko ng networking. Kaya lang po, isa din po kasi ako sa naghahanap na, di ba sabi ko sa inyo na, Lord, ano ba pwede mo pang ibigay sa akin kasi ang hirap ng buhay na kahit dalawa na kami ng husband ko nag-work, hindi pa rin sapat yung sahod namin. Pre, sabi ko, tuloy mo lang. So after namin doon kumain sa isang resort sa Polomolok, pumunta kami doon sa bahay ng kaibigan ko. So tuloy pa rin kami, sabi ko, sige, ganito, ganyan. Kasi siya, papunta na ng Papua New Guinea, binigyan niya ako ng number na ito daw yung kukontakin ko, may seminar ganito, Saturday ng araw sa Jensen. So sabi ko, okay, sige, try ko lang. So dahil ako din ay uhaw sa opportunity na baka sakaling magbago ang buhay ko, madagdagan yung income namin, eh kinunta ko naman yung taong to, at yung taong to walang iba si Ma'am Nor Uso. Alam niyo po ba, dahil neg-neg ako sa negosyong ganito, after po ng orientation, ang dami ko pong tanong regarding lahat sa loading. Hindi ko po pinansin yung nakikita kong may pangarap ka ba, yung mga dreams na yan. So, pero po, hindi na ako makatulog nung time na yun eh. So, dun po talaga nagsimula na sabi ko, why not try? Kasi kung pera ang habol ng kaibigan ko, alam niya namang mahirap ako eh, wala akong pera. Ay, ang ginawa ko na lang po, in short po, pride ang meron ako. Pride na kahit walang laman ang pera, at least my pride. So, ang ginawa ko po, I drop my pride. Sabi ko, there's no harm in trying, why not try? Okay? So, at meron din po kasing isang pangyayari kung bakit mas lalo ko itong ginawa. Nang makita ko ang negosyo, empleyado ako. Tapos, inaral ko siya ng inaral lang. Alam niyo po, doon po ako na nagpursige, na gusto kong mapatunayan sa mga taong umayaw sa akin. Ayaw nilang maniwala sa sinasabi ko. Natuto na akong mangarap eh. Nakita ko na yung dreams na sabi ko. Pag ito nakuha ko, pag ito tinuloy ko, baka makuha ko talaga to, baka may mangyari sa akin. So, yun po yung nagpursige sa akin, tumulak sa akin na mas lalo mong ituloy ang laban. Kasi, the reality is, magkaiba kami ng kaldero, ng kausap ko, at yung pamilya ko, alam ko na hindi kami okay. So, sabi ko, importante, hindi ako naluloko ng tao. Nakikita ko na totoo ang services. Totoong kikita ako. So, walang nakakapigil sa akin, even my husband, na dating ayaw maniwala din sa akin. Alam niyo ba, nung time na habang umatin-atin ako ng training, more than years na po yun, ang dami ko na pong notebook na sinulat sa mga trainings, ganito, ganyan. Umabot po sa point na tinatanong na ako ng husband ko na, akala ko ba yayaman tayo dito? Bakit hanggang ngayon, kahit pamasahe pa dyan, saan wala ka? Alam niyo po, masakit man, pero sabi ko sa kanya pa, please, suportahan mo lang ako. Kasi hindi naman to magic yung pinasok ko eh. Inaaral ko pa lang. Hindi ko kailangan i-memorize. At meron pang isang bagay na yung birthday ng anak mo, wala ka ng panghanda. Way back 2040 naman yun. Nasabi ko, Lord, kahit spaghetti at saka juice lang ng anak ko, panghanda ko dun sa school niya. That time is kinder to yung anak ko. Pray lang ako na pray, pero sabi na nga ng mother-in-law ko, G, ako na bahala sa juice. Sabi ko, Lord, kahit spaghetti, wala ako eh. Alam mo, umabot ako sa point na mag-a-apply na ako sa work. Kaya lang, hindi ako natanggap, hindi ako natawagan. Sabi ko, hindi para siguro sa akin to.
Alam nyo, yung dasal na yun, nasabi ko lang, tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Umabot na ako sa point na feel like quitting. Kaya lang po, alam nyo, God works in mysterious ways. Yung spaghetti at saka juice lang na hiniling ko, doon nagsimula. Binigay niya yung grupo ko, Taiwan. Lahat sila strangers. Biglang nag-chat sa akin, Miss Angie, magfa-franchise na yung kaibigan ko, dalawang ganitong accounts, magpapadala ako this coming Sunday. Alam nyo, yung simpleng hiling ko na spaghetti at juice ng anak ko, ang binigay sa akin is more than pa. At hanggang ngayon, ito, ino-enjoy ko siya. Wala pong imposible maniwala ka. Huwag po kayong maniniwala sa sinasabing yayaman ka na wala kang pagdadaanan. Ang dami po, kailangan mo talagang maging malakas ang loob mo. Kasi yung mga struggles na napagdaanan ko, makakatry ka dito na hindi ka napapansinin, mawawalan ka na ng mga kaibigan mo, mawawalan ka pa ng mga relatives mo, aabot pa sa point na pagtatawanan ka, pagsasabihan ka pang baliw, dreamer, ambisyosa, sobrang dami po. At saka ang dami struggle na in meeting people na may schedule ka, kita tayo ganitong oras, naku po, iinjanin ka po nila. So masakit kasi normal tao po ako. Kaya lang po mas mataas yung ano ko, paniniwala na to become successful, marami ka munang pagdadaan ng mga struggles, trials, obstacles, challenges sa buhay, pero kailangan mo lang tumuloy. Ang importante doon, hindi ko tinambayan, mas lalo akong tumuloy, at yun po yung nagpatatag sa akin na, Angie, mas lalo mong ilaban, mas lalo mong patunayan sa buong mundo na kahit ang daming pagdadaanan, maniwala ka, success pa rin ang pupuntahan mo pag ito tinuloy mo. Sa Unified po, ang dami pong binago. Ang Angie na dating mahiyain, masasabi kong oo, mahiyain ako, pero palaban. Emotional, pero palaban. Iyakin, pero palaban. Ang dami po eh, kasi yung dating walang-wala, as empleyado, ano lang meron kami, motor, utang pa. Yung mahirap na buhay, kung may mga emergency, wala kang savings. Eh, nung nakita ko po ang Unified, pinakita sa amin na mangarap ka, dream big dreams. Sa simple po, ang una lang naman, yung gusto ko lang makaangat kami sa buhay, maiahon sa kahirapan yung pamilya namin. Pero alam nyo po. Grabe yung binigay sa amin ni Unified. Kasi hindi lang po yung bulsa namin ang binago eh. Ito po, yung utak, yung mindset namin na akala namin noon, pag anak ka ng mahirap, mamamatay ka na lang talagang mahirap. Alam nyo po, binago yung mindset, yung dating ang baba ng pasensya, ang haba na ngayon. Ang dating hindi pala salita, ngayon grabe na magsalita, at saka yung maging channel of blessing ka sa ibang tao na hindi lang yung sarili mo yung iniisip mo. Yung gusto mo, kung ano yung nakita mo, yung sinasabi namin na hindi pera mo yung habol ko sa'yo. Ang gusto kong makita mo, kung pwede pa lang, papahiram ko sa'yo ang puso ko at utak ko para makita mo kung anong nakita ko na para magbago din yung buhay mo. Kasi hanggang ngayon po, ang dami pa rin hindi naniniwala kasi akala nila pera-pera. Pero alam niyo po, pag nakatulong ka sa tao, hindi po nababayaran ng pera ang pasasalamat nila sa'yo na sila din natulungan mong magbago ang buhay, mag-change ang the way they think, yung pagiging humble nila, kasi sa totoo lang, nagbago lang yung bulsa namin. Pero yung puso, yung utak namin is naging positive at
always, don't forget to always keep your feet on the ground kahit anong mangyari. Ang dami po naming ipagpasalamat sa Unified Products and Services, lalo na kay Press Manny Pascual, sa upline ko kay Upline Nur Usop, sa kapatid ko, our Hall of Famer, Miss Chimmy Glenn Labuen Handa. Grabe po, ang dami pong binigay sa amin. Isa na dito po yung binigay sa amin. Nagkaroon po kami ng bahay at lupa. Savings na dating walang-wala, na palagi kong sinasabi, hubui, wadyo'y kwarta. Binago po yun ni Unified. Ngayon po, savings is real. Travels, hindi lang po local, marami na pong international dahil sa Unified. At gusto ko pa pong makasama ang mga mahal ko sa buhay na magta-travel, local and abroad. And yung kotse, na akala ko dati hindi totoo, grabe po, very possible. Ayokong maniwala dati na sasabihin, cars, pero ang binigay po sa amin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, marami po. Isa na po doon, hindi ko man pinangarap pero kusang binigay, yung Nissan Fairlady Z na isang sports car na grabe. Dahil sa networking na inayawan ko noon, ito pala yung magpapabago ng buhay namin. At hindi lang po ako ang nagkaroon ng mga achievements, marami pa po kaming tutulungang mga tao under sa aming organization at ngayon po, unti-unti na nilang natutupad na rin ang pangarap nila. Yung paglaki ng grupo ko po, I'm very thankful sa mga taong nagtiwala sa akin. Na-maintain ko po ang grupo ko, lalo na nung panahon ng pandemic. Nung simula po, halos wala po kaming communication kasi nakikimatsyag sa pangyayari na ala nga namang mag-iingay ka sa Facebook world na ang mga tao ang daming nangangailangan pa ng tulong. Samantalang yung kami, oo, affected din kami ng pandemic ng 2020. Pero alam niyo po, dahil sa negosyong nakita ko, naturuan kami ng may-ari, lalo na si President Emmanuel Pascual, on how to save. Na save ka kasi hindi mo alam hanggang kailan maging okay at kailan darating yung emergency. After 1 month or 2 months yata po ng March, April, wake up call po sa akin na, oops, parang hindi pwede to na nasa loob tayo ng bahay, labas tayo ng labas ng pera, pero walang pumapasok, parang hindi pwede yun. So alam niyo po ang ginawa ko po to sustain my group. Tinawagan ko po, sabi ko, usap tayo through ano po, video call sa messenger. So sabi ko, Bon, ganito, ganyan, yung mga hinahawakan ko mga tao. Ako po yung nag-take lead talaga sa kanila kasi sabi ko, kung ako nga may savings, how much more yung mga business partners ko na, oo, may savings, pero hindi mo alam kung magkano na lang naiwan kasi nga po, that time, walang labasan. So sabi ko sa kanila, ganito yung gagawin natin, kumusta kayo, ganito, ganyan. Eh, sabi ko, ano bang internet connection nyo, ganito, ganyan. Ma'am, mahina po yung ano namin dito, upline yung connection namin. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan tayong magsimula, hanapin mo sa four corners na dyan, kung anong malakas na internet connection, hanapin mo kasi hindi pwedeng patay yung negosyo natin. At saka mahilig po ako sa ano eh, sa pabiglang chat na sabi ko, saan ka? Anong ginagawa mo? Usap tayo. Hindi lang po business partners ang turing ko sa kanila eh. Pamilya ko na. Pati love life nila sinasabi sa akin. Problema sa pamilya nila, sinishare nila sa akin. So, dito pag ikaw leader as upline, lahat na andyan na sa'yo eh. Nanay ka na, kapatid ka pa, kaibigan ka na, basta lahat na, advisor ka pa, minsan ano ka pa, psychiatrist ka pa, di ba? Yun yung natutunan ko din dito sa pagpasok ko sa ganitong industry, yung on how to handle people. And nagawa ko po yung gusto nila, yung may lugar ako na gagather ko sila, igagather ko sila, ibaban ko sila. And I'm very thankful nung pagkita namin ni Presa Jensen nung ngayon lang, 2022 July, eh unexpectedly po makakapunta siya doon sa
sa GT house ko or Green Triangle house, nakatas ng unified during pandemic time, sabi ni Preso, maganda tong concept na ginawa mo. And alam niyo po, I'm very thankful sa husband ko kasi all out support na po siya sa akin ngayon. Siya yung gumawa ng concept, simple lang yung gusto ko pero pinalawak niya pa. And ito na po yung nangyari na, yun nga sabi ni Pres, tama tong ginagawa ninyo. Ito yung kailangan nyo na lang improve, ganito ganyan, magdagdag ka na lang na ganito ganyan. Kasi kailangan mo talaga may lugar ka for bonding, for your group, for your leaders. Ano po talaga na pinaparamdam mo sa tao mo na totoo kang tao, hindi ka plastic. So nagtutulungan at nararamdaman mo sila at tutulungan mo din sila paano lumaki ang grupo nila, ang empire nila, ang network nila na mas lalong lumaki po. And I'm very thankful na sila po ay merong GLLA, yes attitude, and very humble pa rin po hanggang ngayon at sumusunod. Marami pa po akong mga gustong mangyari. Aside po sa magandang buhay talaga ng family ko na kailangan ko nang maputol yung kahirapan ng buhay namin. Yung sa tatlong anak namin, hindi pwedeng maipamana namin yung pinanganak na nga kaming mahirap, ipapamana pa namin yung hirap ng buhay. So the reason kung bakit ko to ginagawa, kasi po ayaw namin makita yung tatlong anak namin na dumating sa point na yung pinagdaanan namin noon mangyayari naman sa kanila. At saka, ang gusto ko talaga mangyari, marami pa akong matutulungan ang mga taong magbago ang buhay. At marami pa silang tutulungan sa ilalim nila na magbabago ulit ang mga buhay para po maputol na natin yung hirap ng buhay. Hindi tayo anak mayaman. Hindi tayo matutulungan ng ibang tao. Kailangan tulungan muna natin yung sarili natin kasi minsan ang kumukontra pa rin sa atin na gustong magbago ang buhay, sarili mo pa rin. Kaibigan, believe in yourself kasi naniwala din ako sa sarili ko at hindi po ako nagpatinag sa mga taong umayaw at mga taong akala nila hindi ko kaya. Basta huwag kang maniwala sa kanila pag sinabi nilang, ay hindi mo kaya yan, ay sila lang unang yaman dyan. Nako po, maniwala ka sa akin. Ikaw mismo magsasabi sa sarili mo, kung nakaya ng iba, kaya ko rin. Marami pa tayong tutulungan mga tao, maniwala ka. Tulungan niyo ako na marami pa tayong matulungan at maraming salamat sa mga nagtiwala, naniwala at magtitiwala pa po sa amin. Ang mensaheng maiiwan ko po sa mga member po ng Unified, mas lalo ka lang pong tumuloy. Nahihirapan ka man, mas lalo ka lang humakbang. Ilaban mo lang, normal po yung pagdadaanan mo, pero huwag ka lang pong huminto. Huwag ka lang magtambay dyan. Mas lalo ka lang tumuloy. The more na maraming umayaw sa'yo, mas lalong i-challenge mo yung sarili mo na mas lalo mo itong ituloy. Maniwala ka, yung pinagdaanan mo ngayon, napagdaanan ko din yan noon. Ano lang dapat gawin mo? Lakasan mo yung loob mo. Maniwala ka sa sarili mo. Huwag kang makinig sa mga taong hindi nagtitiwala sa'yo. Maraming aayaw, pero hanapin mo, bilisan mo. Mabilis ka lang sa next. Hanapin mo yung mga taong gusto. At sa mga hindi pa po member ng Unified Products and Services, kung ikaw, isang katulad ko, dating empleyado or empleyado ka ngayon, o ano ba yung pinanggagawa o ano ba yung ginagawa mo sa buhay? Pagod ka na ba sa hirap? Okay ka na ba sa buhay? Kung ikaw okay na sa tingin mo, kumusta ang pamilya? Kaibigan, kung ikaw hirap na sa buhay, maniwala ka. Kung marami ka nang sinubukang mga negosyo o kung ano-ano pa, empleyado, trabaho, wala namang masama. Kasi ako nga po ay graduate ng accountancy, hindi ko to linya. Kasi sabi ng iba, ay kasi linya-linya yan, kasi magaling ka. Nako po, hindi po itong pagalingan. Dito po, kailangan marunong ka lang sumunod sa anong sinasabi sa'yo ng upline mo, ng nagme-mentor sa'yo. Kasi yun lang din po yung ginawa ko. Hindi po ako magaling. Nagpauto lang po ako, nagpakabobo lang po ako, sinundan ko lang yung sinasabi sa akin ng
upline ko at ito po yung nangyari sa akin. Kaya kaibigan, subukan mo yung negosyong ito kasi sinubukan ko lang din po. Wala pong imposible, maniwala ka. Believe in yourself, lakasan mo yung loob mo lalo na pag hindi ka pa okay sa buhay. Ang gustong-gusto ko po palaging marinig is always think positive. Panghawakan mo palagi at isabay mo palagi yung magdasal ka, isama mo yung pangarap mo, dapat malakas yung loob mo kasi hindi lang sipag at tiyaga ang pwede. Isama mo yung lima, sipag, tiyaga, lakas ng loob, prayer at saka yung pangarap mo. Maniwala ka, matutupad mo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Ikaw, ano ang kwentong unified mo?